Tinawa nga yun sa mula siya. Sino ba nagtampak yan? Di ba si Marcos? Nasa ano yan, Tulusa Liti. Taga-Tulusa sila. Ngayon, mayroon silang listaw sa ulo. Bulot ang tawag doon. Pag mayroon mga okasyon doon, si nung pumunta si pala si, ano, si Miss Aruba sa Pilipinas, nandun ako noon kasi janitor niya ako. Naglilinis kami doon sa mga puno, mga laglag ng puno. Pati yung si Presidente Marcos pumupunta doon kasi nagsiswimming sila Miss Aruba eh. Yung mga Miss Universe na dumating doon. Tsaka napakabait si Marcos. Talaga nagbilib ako kay pinili ni Marcos. Lahat nung araw, ang lahat ng mga barangay, pinagtayuan niya ng mga chinter. Mayroon mga gamot. Lahat na gamot binibigay doon para sa pamamayan ng barangay. Kaya yun ang ano namin dyan sa maganda talaga ang palaga ni Marcos. Kasi nung araw, tingnan mo ha, nung si Marcos ang naupo, Presidente Marcos, nagbigay siya ng kikiki. Anong ibig sabihin ng kikiki? Kilusan, kalusugan, kabuhayan. Anong ibinigay ni Marcos? Yung mga mangingisda, binigyan niya ng mga bangka para mabuhay ang mga tao. Nagtayo siya ng kaliwa. Ang lahat ng mga mamamayan na nandun sa isang barangay o na isang syudad, may kaliwa. Lahat nabilihin, puro mura doon, lahat nabilihin mo, pabibili mo. Tapos ito pa, may binibigyan sila ng mga ano, yung mga kabuhayan na ano ng baboy, puhunan. Kaya napakaganda ng ano pano ni Marcos. Tapos nung araw, kasi itong, alam mo naman itong nangyayari dito sa Pilipinas, dumami na ang mga komunista. Kaya karamihan sa Samar at Liti, maraming hindi nakapag-aral dahil nire-recruit na mga komunista na yan. Kaya ang ibang mga taga-Samar Liti nagpunta ng Maynila, nagipagsapalaran. Kaya nga ako nakaalis sa lugar namin eh. Dahil doon sa mga komunista na yan, ayaw nila na gumanda ang buhay ng Pilipinas. Ayaw nila na gumanda ang buhay ng Pilipinas. Kahit sinong presidente, gusto nila maanuhan. Ang lahat na naging presidente gusto nila kalabanin. Ako wala akong masabi sa panahon ni Marcos. Kasi hanggang ngayon, kaya ako buhay na buhay. Ako napapatuto ako sa ang Marcos na sinasabi ng nanakaw. Ang mga Marcos, nung araw, nababalitaan ko lang na sila isang negosyante si BBM, si President Marcos. Pero, yun sinasabi na magnanakaw, hindi totoo yan. Walang ninakaw ang mga Marcos dahil sila dati nang mamaygaya sa buhay. Ako magpapatotoo kasi ako, 15 years old pa lang ako, nakakulat ako sa kanila. Ako 16 ang edad ko ngayon. Kaya alam mo, tingnan nyo lang. Ang lahat ng mga pinagawa ni Marcos ito, napapakinabangan ng tao. Okay, ready na. Ang lahat ng mga bliss dito sa buong Metro Manila. Yung bliss sa likod ng North Avenue, North Size M. May bliss dyan. Kay Marcos pangawa yan. Yun dito sa Biluna. May bliss dyan. Kay Beresan ng Makati. May bliss dyan. Yung bagong lipunan sa Taguig. Mga pinagawa ni Marcos yan. Bagong lipunan ko dumin yung yung FDI. Dating FDI na yan, napakaganda niyan. Pero dahil, nabenta na daw yun tayo. Ha? Nabenta na daw. Ibininta na. Pero napakaganda yan ng panahon Marcos kasi ang lahat ng mga produkto na nanggagaling sa ibang bansa, doon nila pinabagsak. Ang mga container pa, doon din pinabagsak. Kasi tumira din ako sa lugar na yan nung araw. Kaya napakaganda ang panahon ni Marcos. Ah, ngayon, ano ba sinasabi nila na magnanakaw? Eh ngayon, sinasabi ng magnanakaw? Huwag sila kumamit na mga aros lahat ng pinagawa ni Marcos dito sa Pilipinas. Okay, ready? In 3, yung Maharlika, 2, dito, yung 1, bitukang manok. Sino nagpagawa niyan? Si Presidente Marcos na nagpagawa niyan. Dito sa Quezon, yung tawid ng ano, kasama si Alcala.
si Mami, ang lahat yung sinasabi nila ng mga militar ay abuso. Kasi maraming mga komunista doon na halos ang mga tao doon naghihirap na nga, kinukuhaan pa nila ng mga kabuhayan. Kasi dati napasama rin ako sa mga ano na yan, sa mga kung tawagin sa amin mga walang chinilas. Kaya oo, mga nakayapang. Sa inisip ko na wala akong kinabukasan dito, kaya ako nagpunta ng Maynila. Ngayon nakipagsapalaran na ako dito sa Maynila. Maraming ako naging trabaho dito hanggang nagpakatapos lang yung mga anak ko. Kasi kung doon lang ako sa lugar namin, walang kabuhayan, walang kinabukasan, may mga rebuilding na ano. Kaya nagbagsak ng martial law si Presidente Matos dahil dyan sa mga yan na napakawalang hiya. Ang tatay ko doon nangyari, pinatay nila yung tatay ko. Okay, ano yan? Ang tatay ko kapitan. Mga rebuilding ang pumatay yan, ngayon walang mga awa. Kaya ito ngayon na nandito sa mga sa Senado, marami dyan. Nakawahirap na. Ang mga ano yan na kasama sa mga dilawan yan, yun na andyan yan sa Senado. Yun ang gusto magpabagsak din kay Presidente Duterte. Napakaganda ginagawa ni Digong. Tapos ang ginagawa nila, puro kontra lahat na proyekto, kukontrain nila. Ayaw nila na umunlad ang bansa. Tingnan mo lang. Itong mga ngayon, kumakampi dito sa mga dilawan. Ano bang ginawa nila kung kumakampi sa mga dilawan? Tulad nito, yung Pia Mari. Yung Pia Mari. Ito si Ramos. Yung Global City. Binibenta nila yung Pia Mari Ros Boulevard. Ngayon, yung Ros Boulevard na yan, yung ginawa ngayon sa Mall Abisya, sino ba nagtampak yan? Di ba si Marcos? Ang nakimabang yan ngayon, itong mga mayayaman na walang awa sa mga tama lang ang buhay na gusto nila hindi umunlad ng tao. Si Marcos ang nagpagawa niyan. Yung Lunita, dati, pinatambakan din yan ni Marcos. Nung araw, Dewi Boulevard yan nung araw, ngayon Ruas Boulevard. Kasi ako, matagal na ako dito sa Maynila, kaya alam ko ang istorya dito. Lahat na mga kagagawa ng mga politiko na walang awa sa mga tao. Kaya ang tao ay nagbabago na. Ang namulat ng tao na gusto na rin. Tugan mga kuryente, tubig. Eh dati nung ang kuryente nung araw eh, anim na buwan ka gumagamit pero hindi ka pinupulungan. Walang nag-ano doon, ang tubig. Bakit ang tubig? Binibinta ng mayayaman na yan samantala galing sa Aluanyan. Ang nagpagawa ng mga dam si Marcos. Tapos sasabihin nila tapos sila makikinabang ngayon. Ang ulan ay galing sa kalikasan. Dapat yung bitrit. Dapat ang namamahala ng gobyerno na para ikalat doon sa mga tao na para makinabang. Hindi yung sila binigay yung nawasa MWA. Kinontrol na ng mga negosyante ng mayayaman na ayaw nila umasin sa mga mahirap. Ngayon naman, siyempre pangyayari ngayon.